Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa sa atin. Latest weather update po muli tayo ngayon, no? Ito po ang ating pinaka-sipnosis, pinaka-latest update natin galing sa PAGASA. May panibago na naman pong active low pressure area ang namataan nga po ng PAGASA, estimated po na 870 kilometers east of extreme northern Luzon po yan, no? Nakaka-apekto po yan sa ating bansa. Southwest monsoon, tinatamaan ngayon ng bansa. Kaya na kakararas tayo ng malakas at patuloy na pag-uulan. Eto naman pong si tropical storm, no? O typhoon Hana ay nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility. At may layo pong 365 kilometers northwest of Itbayat, Batanes po siya. Makikita nyo sa ating pinaka-live radar. Ang hangin niya nga po ngayon ay nasa 110 kilometers per hour na lamang po. Malapit pa rin sa sentro na may bugso naman po pumapalo sa 140 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. So kung makikita nyo po sa ating pinaka-live radar, naglabasa na po yung mga active low pressure area, which is posible pong maging isang ganap na bagyo. Meron naman pong nasa labas lang par, malapit sa par po. At ito nga po yung posible maging ganap na bagyo kapag kalumakas po ang hangin sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. So ang dami po natin dapat i-monitor dahil sunod-sunod po ngayon ang lumalabas na active low pressure area. Mga cloud cluster na bubuo po bilang isang bagyo. Tignan nyo po mabuti yung ating pinaka-live radar, no? Ilan po yan? Halos 6 po ang ating binabantayan ngayon na active low pressure area. Tignan nyo mabuti yung mata ni Typhoon Hana, no? Humina na nga po sa 110 kilometers per hour. From 195 kilometers, bumagsak po ito sa 110 kilometers per hour. So marami nagtatanong bakit po lakas ang pag-uulan ngayon at nararanasan sa Metro Manila, dahil po yan si tinatawag po natin ng Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Hindi na po yan si Typhoon Hana. Ito pong Southwest Monsoon na ito, parang bagyo din po ito. Pinapalakas po ito ng mga bagyo na nakapalibot sa ating bansa, which is parang kala natin, di ba, malakas ang bagyo. Pero Southwest Monsoon po yun or Hanging Habagat nga na nakaka-apekto sa bansang Pilipinas. So ngayon, binabantayan natin mabuti yung mga posibilidad na mangyari. Kung ito nga po bang mga active low pressure area ay magiging isang ganap na bagyo sa paglipas lamang po ng isang mga oras, no? Ilang mga oras, I mean. At kaya ang lagi ko po pinapaalala sa inyo, may bagyo man po or wala, maging I'm ready po sa mga posibilidad na mangyari, dahil hindi naman po natin malalaman ang galaw ng panahon, pabago-bago po yan. Minsan akala natin walang bagyo, yung pala biglang lalabas sa loob mismo ng Philippine Area of Responsibility. Maging aware po tayo at maging responsable po tayo sa galaw po natin, lalo na po sa panahon ngayon. Kaya dapat mahalaga talaga nalalaman natin yung lagay ng panahon. Tingnan nyo mabuti yung isang active isang radar natin, makikita nyo mabuti, very clear po, ayan po yung mga bagyo or mga active low pressure area na ating binabantayan. So marami pang kaganapan. And please, ako po yung nakikiusap, pakilike, subscribe, pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa ating mga weather updates time to time, day by day. Maraming salamat po.